kung gusto niyo ma-maintain yung lean body or kung gusto niyo mag-lose ng weight habang nagta-travel or nasa bakasyon kayo, sundin niyo lang itong mga sinasabi ko. Hi guys, Arjo Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po bibigyan ko kayo ng tip paano hindi tumaba or paano hindi mag-gain ng weight habang nagbabakasyon kayo or kung nagta-travel kayo, okay? Kung mahilig kayo mag-travel, katulad ko, mahilig ako mag-travel kung saan-saan. In fact, kauuwi ko lang galing Pilipinas. Pumunta po ako ng Pilipinas 2 weeks ago. Ngayon, kababalik ko lang dito sa amin sa UK or sa England. Ngayon, bibigyan ko kayo ng tip para hindi kayo tumaba kasi una sa lahat, kung nag-diet kayo before ng bakasyon nyo or before ng trip nyo, tapos bakasyon nyo, ilang araw lang itataba na kayo. Okay? Para maiwasan yun, kailan nyo po mapanood itong video ko simula ngayon hanggang matapos para may idea kayo na hindi tumaba at saka para ma-enjoy nyo rin habang nasa bakasyon kayo. Okay? Pero bago po umpisa itong video, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. At saka nag-a-upload din po ako ng video once a week. Para hindi nyo po ma-miss yung video ko, kailan nyo pong click yung bell button or yung notification button dun po sa baba nitong video para once nag-upload ako ng video, mananotify kayo. Okay? Gusto ko rin po sana i-clarify na hindi po ako doktor, hindi po ako nutritionist or dietitian. At higit sa lahat, hindi rin po ako professional bodybuilder. Pero meron po akong at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background at saka experience na yun, isishare ko po yun dito sa YouTube channel ko sa inyong lahat para matulungan ko kayo at mag-guide ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din. Okay? So, umpisa na po natin yung video. Ang una po sa lahat, sasabihin ko po muna yung mga kailangan nyong gawin pag nasa bakasyon kayo or kung nagda-travel kayo. Okay? Yung number one na kailangan nyong gawin o yung isipin nyo, yung pagkain. Kasi yung pagkain, importante yun sa lahat. Kahit anong gawin yung workout or kahit anong gawin yung exercise, kung yung pagkain nyo naman hindi tama or kung napakarami kayong kumain, ang tendency nyan tataba kayo or lalaki kayo instead na ma-maintain nyo yung lean body or instead na mag-lose kayo ng weight. Okay? So, uno sa lahat, kapag nagda-travel tayo or kung nasa bakasyon tayo, minsan wala tayong choice na mga pagkain na dapat nating kainin, di ba? So, ang una kong sinasuggest, kung may makita kayong mga pagkain or restaurant, ang option nyo, ito, okay? Kung makakakain kayo ng mga grilled na pagkain, katulad ng katulad ng chicken breast, katulad ng white fish o yung mga white meat or yung mga red meat, pwede na rin yung beef, yung mga lean pork, okay? Ayun yung kainin nyo, pero kailangan grilled siya, okay? Kailangan hindi siya fried, okay? Kailangan natin iwasan yung mga fried food. Bakit? Kasi yung fried foods, ayun yung mga matataas yung saturated fat. Okay? Kung nasa bakasyon tayo or nagka-travel tayo tapos kumakain pa tayo ng mga mataas yung saturated fat, syempre, minsan hindi tayo nakakapag-workout. Kung hindi tayo nakakapag-workout, ang tendency niyan yung saturated fat na yon nakakainin mo palagi or araw-araw habang nasa bakasyon ka, ang tendency niyan magadagdag yon sa fat percentage natin sa katawan. Okay? Pag nagdagdag yung fat percentage na yon sa katawan natin, ang tendency niyan tataba tayo, especially yung chan natin, yung bilbil natin, lalaki yon. Okay? So, yun yung number one na kailangan yung iwasan kapag nasa bakasyon kayo. Ako, kapag nasa bakasyon ako, especially nung nasa Pilipinas ako, ang kinakain ko noon palagi yung mga grilled chicken. Halimbawa na lang yung baliwag, yun yung favorite kong pagkain na chicken. Okay, yung baliwag manok. Kasi una sa lahat, grilled yun Or baked, diba? Nasa oven siya, hindi siya fried. So, yun yung mga kinakain ko. Pero iniiwasan ko yung balat niya, okay? Kasi yung balat pataas din yun sa fat o yung sa saturated fat, yung sinabi ko nga kanina. Kung kakainin niyo yun, syempre ang mangyayari niya, madadagdag yun sa calories natin. Kung kakain tayo ng mataas na calories, ang mangyayari niyan madadagdag yun sa weight natin. Instead na mag-lose tayo ng weight or ma-maintain natin yung lean body, ang mangyayari niyan mag-gain tayo ng weight. Okay? So, yun yung number one na tip ko kung meron kayong option. Kung nasa bakasyon kayo or kung nagka-travel kayo. Okay? Yung pangalawa naman, ito naman yung carbohydrates. Okay? Bibigyan ko kayo ng tip ng pagkain ng carbohydrates. Kasi kung kakain kayo ng matataas na carbohydrates, especially yung mga starchy carbohydrates katulad ng rice, ng pasta, ng bread, kahit ano pang mga matataas na starch na carbohydrates, kung kakain kayo nun araw-araw sa bakasyon nyo or kung nagka-travel kayo, ang tendency nyan, madadagdag yung calories natin na kinakain. So, kung magdadagdag yung calories na kinakain natin, ang mangyayari niyan, magdadagdag yung weight natin. Okay? So, sinasuggest ko kung makakakain kayo ng vegetables or fruit instead ng mga carbohydrates tulad ng mga rice or katulad ng pasta or katulad ng
bread. Kung meron kayong option, kainin nyo na lang yung mga prutas o yung vegetables, okay? Kung meron kayong option. Pero kung wala, ang sinasuggest ko eh, kakain na lang tayo ng 1 cup ng rice, okay? Kung rice lang yung option nyo, pwede tayo kumain ng rice, pero i-minimize natin na kailangan natin kumain ng 1 cup lang sa isang meal, okay? Try natin yon. Kasi minsan, ang ginagawa natin ay under-rice. Napansin ko rin sa Pilipinas nung umuwi ako, lahat ng mga restaurant, hindi lahat ah. Pero yung mga kinainan kong mga restaurant sa Pilipinas, only rice lahat ang ino-offer nila. Parang sabi ko, oh, okay. Oh, okay. Wala akong nakitang mga vegetables o mga prutas na ino-offer nila. Meron akong nakitang mga restaurant doon, pero pili lang, hindi yung mga normal na restaurant. Kasi yung normal na restaurant sa Pilipinas, ang napansin ko doon, lagi only rice. Parang ako, parang, okay, only rice. So, kung nasa bakasyon ka, try mo na lang i-cut yung carbohydrates o yung rice. Kung wala kang option, yun nga sinabi ko, 1 cup of rice per meal, okay na yun. So, yung pangatlong tip naman, ito yung napansin ko nung umuwi ako sa Pilipinas. Yung mga drinks o yung iniinom natin, okay? Sa mga restaurant, ito yung napansin ko, palagi na lang meron silang mga normal soft drinks, okay? Wala silang mga parang option kumuha ka ng diet soft drinks or like yung tinatawag nilang mga zero soft drinks. Yung ibang restaurant, may nakita ko doon na in-offer nila ng mga zero or diet soft drinks. Pero ulit, pili lang yung mga restaurant na yun, okay? Pero sa normal na restaurant, minsan wala sila talagang mga diet soft drinks or yung mga zero soft drinks. Even though meron silang mga juice, yung mga juice naman nila, yung katulad ng iced tea, lahat ng klase ng iced tea nandun, pero wala pa rin ako nakita ng mga tulad ng diet iced tea or yung mga option para kung nag-diet ka. So, yun yung pangatlong kailangan yung iwasan. Kung iinom kayo ng soft drinks, eh, inumin nyo na lang yung mga diet soft drinks instead. Or kung may option kayo, inumin nyo na lang yung tubig, okay? Yung water. Kasi yung water, importante yun sa katawan natin. Instead na iinom tayo ng carbonated drinks, kung isasubstitute natin yung water, mas maganda yun. Kasi yung tubig, mas maganda yun kaysa sa lahat ng mga iba't ibang klase ng mga drinks. Katulad ng soft drinks, or coffee, or juice. Sa lahat yun, kung isasubstitute nyo yung tubig, mas better yun sa katawan natin, okay? Saka, kung iinom tayo ng mas maraming tubig, eh ang tendency niyan, habang nasa bakasyon tayo, or kung nag-travel tayo, pagpapawisan tayo, okay? Kung pagpapawisan tayo, ayun yung taba natin, okay? Especially kung naglalakad tayo kung saan man, tapos umiinom tayo palagi ng tubig, ang tendency niyan, yung tubig, tendency niyan, kung iinom ka ng tubig sa katawan mo, yung katawan mo magre-release yun ng pawis. Yung pawis, ayun yung tubig na iniinom mo, at the same time, ayun din yung taba sa katawan natin. So, kung mas marami kang uminom ng tubig, mas marami kang taba na ilalabas sa katawan natin, at saka mas maganda sa katawan natin. Okay? So, yun yung pangatlo. So, yung pang-apat, okay? Itong pang-apat, importante rin to. Habang nag-travel kayo, or kung nasa bakasyon kayo, kailangan meron kayong enough sleep, okay? Kailangan matulog kayo ng tama. Napansin ko kasi to yun, nung nasa Pilipinas ako, ulit, example ko ulit ah. Sa Pilipinas ako, ang ginagawa ko lagi, eh meron lang akong at least 6 hours sleep. Hindi 8 eh. Kailangan kasi, kung matutulog ka o yung sleep mo, kailangan at least 7 to 9 hours sleep. Okay? Kasi nung nasa Pilipinas ako, masyado akong maraming activities sa family activities, sa friend activities, kung saan saan, okay? Kasi nagpunta rin ako ng Thailand. Kasi hindi lang ako nagpunta sa Philippines, nagpunta rin ako sa Thailand. Pagkatapos ko pumunta sa Thailand, bumalik ako sa Philippines, okay? Pagkatapos ko sa Philippines, saka ako bumalik dito. So marami akong destination na pinuntahan. So yung tulog ko, talagang konting-konti lang siya, talagang minimize siya. So napansin ko noon, nung konti lang yung tulog mo, ang nagsasuffer niyan ay yung katawan natin o yung katawan ko. Kasi una sa lahat, gusto ko mag-workout, pero yung katawan ko parang pagod na pagod, haggard na haggard kasi wala akong enough na sleep. Tapos hindi pa tama yung tulog ko, laging 6 hours or minsan below pa. So ang nangyayari niyan, yung katawan ko saka yung utak ko, hindi sila tutulungan para pumunta ako sa gym. Kumbaga wala akong motivation para mag-workout, at saka at the same time, ganun din sa diet ko, hindi ko naiisip na kailangan ito yung kainin ko kasi una sa lahat, wala akong proper na tulog. Okay? So yun napansin ko habang nagka-travel ako kung saan saan. So kailangan talaga matulog tayo at least 7 hours to 9 hours, okay? Kung makakatulog kayo ng more than 9 hours, 10 hours, okay lang yun, pero wag naman sanang sobra. Kasi minsan napansin ko naman nung pagkabalik ko dito, syempre may jet lag ako, tapos yung jet lag ko nagkahalo-halo na, tapos yung tulog ko, hindi lang 10 hours yung tinulog ko, ang tinulog ko pa noon 11 hours to 12 hours, okay? So ang nangyari, nung natulog ako na napakahaba, eh yung katawan ko na parang
parang pagod na pagod, parang tamad na tamad, okay? So ang napansin ko naman, kung matutulog kayo na napakahaba, yung consequence naman eh yung sa katawan natin, eh ganun din, parang magsa-suffer din yung katawan mo, na parang sasabihin ng katawan mo, eh huwag mo tong gawin, gusto mo pang mas matulog kaysa yung mag-workout ka at saka kainin yung mga proper diet mo, okay? So kailangan hindi ka matutulog ng konti or kulang, pero hindi ka rin dapat matulog ng sobra or ng madami, okay? Dapat tama lang, 7 hours to 9 hours ay yun yung normal para sa mga adult, para makatulog tayo ng maayos at saka para makapag-function yung utak natin saka yung katawan natin ng maayos, okay? Okay, last tip guys, syempre pag nasa bakasyon tayo at saka syempre kapag may mga party tayong pinupuntahan o yung mga family gathering tayong pinupuntahan, ang tendency niyan eh merong inuman, diba? Ayun, napansin ko sa Pilipinas eh, palaging may inuman eh, parang palaging may celebration, kahit walang celebration, kahit everyday may celebration. Ayun, napansin ko sa Pilipinas. So, ang inuman, so, ibig sabihin, iinom ka ng alcohol, iinom ka ng beer, iinom ka ng wine, iinom ka ng kahit anong alcohol araw-araw, or hindi naman araw-araw kung may occasion, kahit walang occasion. Kailangan ito, okay? May ginawa kong video noon. Kung gusto nyo mapanood yun, i-click nyo yung maliit na button dito sa taas. Ay, mali na naman ito na naman tayo. Or dito, i-click nyo yung bell button na yun, yung mga drinks na kailangan ting iwasan, okay? Sinabi ko doon yung alcohol. Isasama ko rin dito yung alcohol kasi sa Pilipinas, yung alcohol ay napakamura compare sa mga pagkain. Hindi ko alam kung bakit, kung saan-saan makakabili ka ng alcohol na napakamura, at tapos hindi lang napakamura, eh ang mangyayari pa niyan, eh sa tindahan lang pupunta ka na may alcohol na eh. Alam mo yung mura pa, di ba? Kaysa pupunta ka sa iba't ibang mga restaurant tapos kakain ka, yun napakamahal. Bakit ganun? Hindi ko rin alam. Pero yun yung Pilipinas eh. So, yung alcohol, kung iinom tayo ng alcohol, kailangan natin i-minimize yung mga normal alcohol, okay? Instead na iinom tayo katulad ng normal beer, eh pwede natin i-substitute na lang sa beer light, okay? Kasi yung mga beer light, eh yun yung mga less calories, okay? Kung less calories yung iinumin natin, syempre, una sa lahat, kung mas less calories yung ilalagay mo sa katawan mo, eh ang chance niyan eh mas less na gain ka ng weight or magigain ka ng fat. So, yun yung last tip ko. Kung iinom ka ng beer, instead na regular beer, eh, inumin mo na lang yung light beer. Okay? Kung meron kang option. Pero kung wala kang option, okay lang uminom, pero wag naman sanang sagad-sagaran. Napansin ko kasi sa Pilipinas, parang kung iinom ka, parang wala lang bukas eh. Parang iinumin mo na lang. Sige, inom ka na lang hanggang malasing ka eh. Parang ganun eh. Tapos sa next day, kahit wala okasyon, ganun na naman eh. Okay, yun yung napansin ko sa Pilipinas. Pero, syempre, nasa sa'yo na lang yun. Sariling, control mo na lang yun. Kung hindi mo makontrol yung sarili mo, syempre, expect mo na instead maintain mo yung lean body, eh mangyayari yan, eh magigain ka ng weight. Okay? Tandaan mo yun. So, yun yung lahat ng tip ko guys kung mahilig kayo mag-travel or mahilig kayo magbakasyon. Okay? Katulad ko, mahilig ako mag-travel. In 13 weeks, mag-travel naman ako sa Florida, sa USA. So, imi-meet ko dun yung girlfriend ko. So, in fact, hindi ako nag-i-stay dito sa amin ng more than 4 to 5 months. Okay? Kasi every 5 months, nagta-travel ako kung saan-saan. So, yun yung mga napansin ko at saka yung mga na-experience ko kapag nagta-travel. Kung gusto nyo ma-maintain yung lean body or kung gusto nyo mag-lose ng weight habang nagta-travel or nasa bakasyon kayo, sundin nyo lang itong mga sinasabi ko. I'm sure na work to kasi na-experience ko na yung lahat eh. So, noon pa lang, since 18 years old, nagka-travel na ako from Philippines dito sa UK, tas sa UK, sa Amerika, kung saan-saan ako nagka-travel. So, ayun lang napansin ko at saka na-experience ko habang nagka-travel ako kung gusto kong ma-maintain yung lean body or kung gusto kong pumayat habang nagka-travel or habang nasa bakasyon. Okay? Additional information guys, yung competition ko, nagko-compete din ako sa bodybuilding competition. Gaganapin sa September 15, 2019. So, excited na ako doon. Gusto ko rin kayo i-update doon by time to time para at least alam nyo yung nangyayari sa akin, para magbibigay din ako ng mga ibang tips para sa lahat ng mga kinakain ko at saka yung mga gym routine ko habang nag-prepare ako sa bodybuilding competition, okay? So, i-update ko ulit kayo sa next video ko about dun sa bodybuilding competition ko kasi una sa lahat, magko-compete muna ako bago ako mag-travel sa America after 13 weeks, okay? So, ito po muna yung video ko ngayon. Sana po itong video ko nakatulong po sa inyo. Kung nakatulong po itong video ko sa inyo, sana po i-share po natin itong video ko para po sa lahat ng mahiling mag-travel at saka magbakasyon katulad ko or katulad nyo at para makatulong din po tayo sa kanila. Okay? Ulitin ko lang po, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information at saka free advice about sa fitness, nutrition or sa diet at saka sa healthy lifestyle. Tandaan nyo po, nag-upload po ako ng video once a week. Sa ngayon lang po yan, pero sa future mag-upload ako ng 2 videos to 3 videos a week. Para hindi nyo po mamiss yung video ko, kailangan nyo pong i-click yung bell button dun po sa baba nitong video para ma-notify po kayo. Okay? At saka para makita nyo rin po ako every week. Diba? So maraming salamat po at saka kita-kits po ulit tayo next week para sa bagong video. Okay? Thank you for watching guys. I'm out for today. Peace!